Ito na yung tela na nagupit ko kanina gamit yung pattern na ginawa ko. Tatanggalin ko lang muna dahil gagamitin ko ulit yung pattern para sa paggupit pa ulit ng isa pang tela. Yan. Ito. Ganyan ang itsura niya. Kapag ka ibinuka ganito, kung mapapansin nyo, walang hati sa gitna. Hindi ko na ginupit para hindi ko natatahiin. Kasi mas madali yung gantong paraan. Ito na yung pangalawang tela na nagupit ko. Tanggalin ko lang ulit. Yan, ganyan siya kapag ibinuka. Tapos, okay, ito yung magiging kalahating hita, ito yung magiging kalahati. Bubukas ko lang yan, pagtatapatin ko lang yung tela, right side sa right side. Yan, kailangan pantayin lang. Pantayin lang yan. Yan, kailangan pantay. Lalagyan ng aspile para hindi gumalaw. Tapos yung gilid, yan, yan yung tatahiin muna. Pati dun sa kabila, etong side na to, kailangan din tahiin. Yan, kabilaan yan. Pinagtapat ko lang yung dalawang may tahi, tapos lagyan ko na lang ng aspile yung gitna kasi yun naman yung next na tatahiin ko. Yan, ito yung una kong tinahi, pinagtapat ko lang, tapos ito na yung next na tatahiin. Siyang short, di ba? Ito naman ang next, yung garter, tsaka yung hemline na kabilaan. Yan, nilagyan ko na rin ng aspile, bali, piniklop ko lang siya ng mga half inch. Half inch yung lapad. Tsaka ang gagamitin ko sa pagtahi dito ay yung twin needle. Ilalagay ko sa description box yung link kung paano ang tamang pag-threading gamit yung twin needle. Kapag nga pala twin needle yung gamit ko, stitch number 3 yung gagamitin ko para tama lang yung luwag niya. Pansin nyo, sa right side ako magtatahi kasi kapag twin needle yung gamit, kailangan dun ka sa harap ng tela magtatahi para yung dalawang line ng sinulid ay nasa labas. Mas maganda siyang tingnan. Makikita nyo yung kalalabasan pagkatapos kong matahi ito.
Ganyan ang kalalabasan kapag gamit natin yung twin needle. Kaya yung harap, dun ako nagtahi para yung dalawang linya ng sinulit, dyan siya nakaharap. Next na gagawin naman natin is yung sa garter. Nagsukat lang muna ako ng garter. Pambata kasi itong short na ginagawa ko, kaya tama na yung 20 inch na haba ng garter. Yan, nilagyan ko na rin ng aspile yung dito sa garter para madali kong matahi. Nag-iwan lang ako ng space, siguro mga 1 inch space to na bukas para dyan ko ipapasok yung garter na gagamitin ko. Tapos gumamit na ako ng imperdible para mas madali ko maipasok yung garter sa butas. Kapag okay na yung garter, tatahiin ko lang para magdugtong. Bali, ang gagamitin kong stitch dito, yung number 12 zigzag stitch para mas matibay. Kapag okay na, pag napagdugtong na yung garter, isasarado ko na yung butas na iniwan ko kanina. Gagamitan ko lang siya ng number 1 straight stitch. Yan! Ito na yung finished product natin. O, diba? Simpleng-simple lang magtahi ng short. Ang aking model.